Hi everyone, so welcome again to my vlog, and in today's video I'll be talking about choosing the right course in college. I know that it's a very difficult decision to make in life, but I have simple tips na pwedeng i-share sa inyo kung ano ba ang course na dapat mong kunin sa college. I know pag nagkamali ka in choosing the right course in college, parang you know, malaki yung pagsisisi mo sa buhay, kasi maraming mga students na nag-take ng college, ng course sa college, and then at the end, nakapagtapos sila, pero yung course na kanilang pinag-aralan ay hindi nila na-apply because iba pala ang passion, iba pala ang gusto nila na gawin sa buhay. So I have 4 to 5 tips na pwede kong ibahagi sa inyo. The first one is know your passion, your skills, your strength. Ano ba ang kinahihiligan mo? Ano ba yung bagay na magaling ka? The first one is, for example, gusto mo bang maging isang teacher? Paano mo malalaman na gusto mo maging teacher? Kung nakikita mo yung sarili mo na ikaw ay mahilig mag-tutor, mahilig magturo, may patience ka, so maybe that's a sign na pwede kang maging isang teacher. Or pwede ka maging chef. Sa bahay mo, ikaw lagi inutusan magluto, and tuwing inutusan ka, parang hindi ka na nagagalit o hindi ka na nagrareklamo. Parang nagiging passion mo na siya, kasi parang every time you cook, every time you prepare food, parang all the members of the family ay nag-i-enjoy. So that's one way para malaman mo na talagang pwede ka maging chef or lawyer. For example, sa school, no, magaling kang mag-reason out, magaling kang magbigay ng sagot sa mga tanong in a logical, in a rational manner. So, pwede ka maging isang lawyer. So, you may take political science, yan, pwede sa'yo. Or mga legal management na mga courses, yan. Or, kung magaling ka mag-edit ng videos, photos, so, tapos nag-i-enjoy ka na parang every time you post it online, madami ang natutuwa. So, there's a possibility na pwede mong kunin ang course ay multimedia arts. And the last thing na pwede ko i-share sa inyo under knowing your passion, your skill, and your strength is ask your mentor or mentors or people na close sa'yo na kilala ka personally. Kasi sila yung magsasabi sa'yo na alam mo, magaling ka sa area na to. Ito yung dapat mong pwedeng i-take na course. So, pwede sila magiging guide mo para i-take ang course na yun. Kasi, syempre, sila ang nakakilala sa'yo. Sometimes kasi, within ourselves, no, hindi natin minsan nakikilala ng ating mga sarili. So, those people around us ay malaking makatulong sa'yo sa pagkuha mo or sa pag-take mo ng course na gusto mo in college. The second one is know what school you want to enroll. So, alam mo ba kung anong school ang gusto mong pasukan? Na-research mo na ba kung anong courses ang ino-offer nila? At nandun ba yung course na gusto mo? So, and then, pag nalaman mo ng school na gusto mo, you better do your research, check their website, tapos check the review sa page nila, sa Facebook. And ask people around you na doon nag-aaral sa school na gusto mo. Maraming negative, maraming positive reviews, pero kapag ikaw ay nag-ask lang sa isa o dalawang tao, medyo mahirap yun. So better ask 5 to 10 people na nag-aaral doon or nag-aaral sa school na yon. Pag magandang feedback at maganda ang kanilang recommendation, so that's the best school, I think, para sa'yo. Kasi nakita mo na para maganda naman ang kanilang review. So, maybe may kakilala ka sa school na yan, you ask them, okay? Don't hesitate to ask kasi that's for your future. And the third one, under know what school you want to enroll is location-wise. Kung ikaw ay magbabiyahe pa tapos magpupuyat ka, ikaw bahala kung gusto mo ang school na yan, pero location-wise, mas maganda na mas malapit sa'yo. Kasi mas makaka-save ka, no? At saka hindi ka mahirapan, lalo kapag ikaw ay nahirapan gumising sa umaga at nahirapan mag-ayos ng routine mo kasi, for example, late ka na nagigising.
So, tapos ang tagal mo pa mag-prepare. So, kung malapit lang school mo, mas madali. Alright? So, the third tip na pwede kong i-share sa inyo is know your financial capability. Ask your parents kung kaya ba nila yung course na kukunin mo or hindi ba sila mahirapan sa mga gastusin. So, first, again, is ask your parents kung kaya ba nilang tustusan yung tuition fee mo, yung mga gastusin na, for example, if you're taking HRM or culinary, mga lab nila sobrang, you know, masyadong magasto. So, ask your parents kung kaya ba nila na gastusan ka. Kasi, baka in the middle of your schooling, masasabi sila na hindi na kaya. So, parang sayang lang yung ina-invest mo ng time. And then, apply scholarship grants. Kung nahirapan ka naman, like, yung parents mo, parang hindi kaya kang paaralin. So, try mo mag-apply. Like, for example, the USC scholarship, CHED scholarship. Madaming scholarships na ino-offer sa Pilipinas. So, pwede ka mag-apply at huwag kang mawalan ng hope, no? Kasi, nandyan naman ang hope, eh. Ikaw mismo kasi ang gagawa ng step para makapasok dyan sa scholarship na yan. And maraming ways, maraming paraan. Kaya, just try lang and try, okay? And then, the third one under know your financial capability is kung alam mong kulang na kulang talaga kayo financially at gustong-gusto mo yung course na yon at yun talaga yung desire ng puso mo, pwede kang mag-apply as a part-time job, no? Pwede kang mag-apply for a part-time job. Working student. Pwede kang maging working student as long as hindi maapektuhan yung pag-aaral mo. Marami naman akong students na na-handle na when I was teaching in college na kaya nilang i-manage yung time nila sa school tapos ang i-manage nila ang kanilang trabaho. And ang iba nga nakagraduate pa with Latin honor. So imagine that. And ako din, based on my experience, talagang, kasi yun talagang course na gusto ko kahit alam kong mahihirapan ako. So, nag-work din ako, you know. So, walang imposible sa taong may gusto, no? Sa taong may gustong marating sa buhay. And then, the fourth one is know your desired career. So, alam mo, dapat alamin mo kung anong work ang gusto mo in the future. Ano ba yung gusto mo talaga na alam mo na hindi ka magsisisi, alam mo kung dito ka mag-grow, okay? So the first is envision yourself. Envision yourself 5 to 10 years from now. Kung ano ba magiging ikaw, you know? And then hindi lang yun na mag-enjoy ka sa work, kundi may growth din. Na nakikita mo na hindi lang ikaw ay just a regular employee, but nakikita mo yung sarili mo na mapopromote kasi nga you exerted a lot of effort kasi gusto mo yung course na yun. Gusto mo yung job na yun rather. And then, satisfied ka. That's very important, okay? Satisfaction. Kasi kapag hindi ka satisfied sa career na na-take mo, parang may mali. There's something wrong with that. And then of course, with good salary, you know, maganda yung sahod kasi pag hindi, baka, as I, passionate ka nga, nag-enjoy ka, pero nag-suffer ka financially. So, you really have to think about it. Kasi kailangan mo talaga maging wise in making decisions sa pag-take mo ng course sa college. Kasi nga, there is a long-term effect. Hindi lang yung pag-take mo ng course, tapos parang wala lang, tapos at the end parang wala lang din. So, dapat pag-iisipan mo siya ng mabuti. So, college is not always having, you know, good grades or being an excellent student. Ito yung avenue para marami kang matutunan na mga bagay-bagay sa buhay. And then, it prepares you to face the real world. Tandaan natin, ang pag-aaral ay hindi pa yan yung real battle na ating haharapin. After the college, no, dun mo talaga malalaman kung ano ba yung mga bagay-bagay na natutunan mo na nag-aaral ka sa college. Or meron niya akong isang professor na sinabi niya, hindi ko talaga makalimutan, research teacher ko to. Sabi niya, yung mga natutunan mo daw in college, 1% lang daw ang pwede mong i-apply. Kasi lahat daw yun ay, ano lang daw yun, mga maliliit lang daw na bagay na pwede mong apply. Kaya, totoo nga na ang real battle natin ay after we finished our college, no? After we get a degree in college, doon natin malalaman
na talagang nagtagumpay tayo. And then, sa buhay kasi kailangan mo talaga maging madiskarte para ma-reach mo yung goal mo at para masasabi mo na ikaw ay successful in life. Kasi may mga tao kasi na talagang dependent sa kanilang magulang, dependent kung ano lang ang meron sa paligid. Pero if you have that desire, if you envision yourself to be someone in the future, what I mean someone is yung gusto mong maging, okay? Hindi mali, walang mali sa pag-aim mo sa buhay, no? Kung gusto mong maging mayaman, that's okay. Gusto mong maging millionaire at the age of 30, there's nothing wrong with that as long as tama yung track na tinitake mo. And remember, maraming mga bagay-bagay na dapat natin isipin bago i-take ang path sa pag-aaral. So, yun yung mga sinabi ko kanina earlier. So, pwedeng maging guide niya siya para piliin kung ano ang kurso ang gusto mo. So, remember, life is too short. Kaya magiging wise tayo sa mga decisions natin in life. So, I hope guys that you learned something today. I know na until now, marami pa rin sa ating ang nahihirapan sa buhay kasi because of the pandemic. But we always have the ability, the capability, and the choice na gawin kung ano ba ang dapat para maipagpatuloy ang buhay. And sa lahat ng mga nahihirapan, just find ways lang na para ma-overcome tong mga problema na ating nararanasan. Okay, just keep your faith. Again, stay safe, stay healthy, stay positive in life, and please don't forget to spread good vibes. Thank you again. I love you all, people. Mwah.